Amen? Praise the Lord. I would even say that it's very timely because this morning and this afternoon we were taught, we were trained. But despite of all this training, gaano pa natin sabihin kagaling tayo, pero without the help of God, we cannot really do anything. So we need to go back to God, ask for His help. And may bonus yun, when we save others, we ourselves are being saved. Sabi nga ng ating message tonight, even our family will be blessed and become a blessing. Praise the Lord. That was the first part of the program tonight. We're going to proceed to the second part. And this time, it is we are going to have this viewing of our conversion stories. Now, why are we doing this one? Because we want to encourage you, okay, the members of the church, to produce the videos that will feature the impact of the Word of God. Is the Word of God powerful? Yes. Do you know that? Yes. But there are people who don't know. They need to know. You see, when we show to the world that lives are being changed by the Word of God, you yourself will be inspired. The church members will be inspired. And even those who don't know God yet, they will notice that. May nagbago. So friends, we don't just share the message. We should also show what is the impact of the message. And that's why we have collected conversion stories for tonight. Actually, there were a total of 11 entries that were submitted. But of course, for the sake of our time, we just kind of play everything. So there was a pre-screening process that happened. And so we are just going to view 6 conversion stories tonight. Now, you notice here, there is also a table in front of us because out of those 6, we are going to choose the best. Because we have some special prize for the best conversion story. Now, we're not judging the story. Every conversion story is great. Is that right? Yes. Yes. Well, this is about the production, the quality. Because we want to encourage you to produce quality video presentation. So, Sir Jessica, tell us about the criteria. So, here are the criteria for choosing the best. The one, of course, we have prepared something that we wanted to give them, no? To appreciate them as well for their efforts, and so to choose the best entry. That's the best of what we have. Yes, the best of what we have. Here are our criteria. Number one, creativity. The original. What is it? Original? Is it artistic? Creativity is 30%. Number two, content. Did the video adhere to the Adventist belief? And then, that's 30%. Then number three, technical quality. The technical quality. How was the editing quality? What about the sounds, the lights? So that's 10% for technical quality. Then the impact. The number of reactions, and aside from that, the story moved its audience or its viewers. So that's 30%, and that is for a total of 100%. So, we're going to call our judges. They're already here. We'll just recognize them, so we'll request them to stand. Yes. So that the audience will recognize them too. I have 2 here. I was given... Alright, so here are 2 more. So we have, for this evening, joining us, Ma'am Delva Chavez. She is the North Philippine Union Conference Family Ministries Director. And the second one, Ma'am Rowena Santos. Sintos. She is the Digital Evangelist Initiative Philippines Manager. And we also have Sister Ma'am Mary Jane Azaba. She is the Education Secretary of the North Philippine Union Conference, Director of the NPUC. We also have Sir Rabi Velasco, Treasurer
NTUC. Okay, so now we have recognized our judges. We're now going to proceed with our first entry. Yes, that's right. Okay. This video is coming from the Central Luzon Conference. This was submitted by Florida Chu de la Cuesta. Let's watch. Ako si Florida Chu de la Cuesta, isang Filipino-Chinese na pinaka-mahirap na buhay noong 2020. Nawala yung, unang-una nawala ng trabaho yung husband ko, nang close yung office nila. Pangalawa, yung office namin lang na nag-close. Pareho na kami walang trabaho. Then yung husband ko, pumunta sa bundok or sa garay para mag-treasure hunting. Hindi na siya nakabalik. Sobrang lungkot, sobrang depressed. Hindi ako makaget over. Sabi ko kay Lord, no? Parang hindi ko kayang mamuhay. Lord, kunin mo na rin ako, sabi ko noon. Si Brother Manoy Gantay, parang nag-aaral siya ng as naturopathy ng doktor. Doon niya na-meet yung brother ko. Lagi niyang dinadalaw. Hindi lang basta dalaw, dinadalaw niya ng mga reading materials hanggang sa nagpa-Bible study siya. O, yung brother ko, sinishare niya sa amin. Sabi niya, oh, binigyan ako na ng ano, reading materials ni brother. Parang that time, hindi ako interesado kasi nga, sabi ko, baka mamaya ang purpose nila para makonvert tayo. Ganun ang nasa isip ko noon. Iniiwasan ko rin sila ng datan. Gumawa din si Lord ng paraan. Nung inassign akong mag-lead tungkol sa Exodus 20, 10 commandments, parang naguluhan ako sa pang-apat na commandments. Yung remember to keep holy the Sabbath day. Since ako magfa-facilitate ng Bible study na, nagtanong ako sa pastora. Sabi ko, bakit sabi sa Bible, ang Sabat ay Sabado, yun ang day na dapat natin i-worship. Bakit tayo may Sunday worship? Ang unang sagot sa akin ng pastor is, kasi ang Sunday is Lord's Day, sabi niya. After the resurrection of Christ, naging Sunday na yung worship. Naghanap ako sa Bible. Sabi ko, sana kung talagang ginawang Sunday officially na mga alagad ni Jesus, dapat na sa Bible. Sabi ko, sabi niyo, pag may magsasalita sa amin, dapat Bible based. Basis ba ng Bible ang Sunday? Sinasabi nyo, ang daming false teachers na maglilipana bago dumating si Jesus. Kasi sinasabi nila, yung mga sabadista daw, isa sa false teachers. Yan ang sabi sa akin. Sabi ko, kasi ganito yun eh, sabi ko, hindi ako convinced na kung bakit natin ginagawang Sunday yung worship service eh. Wala pala naman sa Bible eh, sabi ko gano'n. Sabi ko, ilid ako ni Lord kung saan ako dapat pumunta. Nag-design ako na sumalim sa ano, sumama sa mga Seventh Day. Doon ko nakita yung mga aral na yun ang obedience talaga kasi si Jesus obedience niya sa Father. Tayo din, dapat maging obedient tayo. Pinapasahan nila ako na mali yung desisyon ko, na mali yung sinalihan ko, na dapat di ako umalis sa ano, dati namin grupo. Yun ang hinihiling ko kay Lord na makita nila kung ano yung tama. Yan, pinag-pray ko sila na i-touch nila yung heart nila na makita nila kung ano yung totoo. Ano eh, nakita ko na yun sa tingin ko, tama. Lalo na yung mga family ko, unang-una. Sinasabi ko sa mga taong nakakadanas ng mga trials na
ginagamit ni Lord yung mga trials na yun para lalo silang tumatag. Para lalo silang tumatag, kailangan kumapit sila kay God. Si God ang maging priority nila sa buhay. Sabi nga, kung kulang tayo ng wisdom, bibigyan tayo ni Lord ng wisdom. Kung hindi natin alam kung anong gagawin natin, mag-pray lang tayo. Bibigyan tayo ni Lord ng mga tips kung anong dapat natin gawin. Kapit lang kay Lord. At huwag silang mawawalan na pag-asa. Kasi si Lord, kasama niya tayo sa journey natin. Hindi sinabi ni Lord na ang buhay natin ay parang rose garden. Kapag sumunod tayo sa kanya, sabi nga ni Lord, kung susunod kayo sa akin, kailangan pasanin mo ang iyong cross and follow me. Pero hindi kanya pababayaan. Dahil kasama mo siya sa paglalakbay natin sa buhay. Amen. That was from CLC, story of Gloria Chu de la Cuesta. The next entry is coming from NELM, Lord East Luzon Mission. And this story is my conversion story. Pagsasalisin ko ng katotohanan, natagpuan ko si Kristo. Ako si Padre Ramos Ayon Junior, at ito ang aking kwento. Taong puntiglo, ako ay nagliligoso ng isang computer business sa Welcome Plaza Mall, Libertad, Pasay City. Ako din ay nagsisimulan bilang isang youth pastor sa isang born again church. Madalas kong pangaral ang katuruan patungkol sa doktrina ng once saved, always saved. Kalipas ang 4 taon sa hindi inaasahan, pagkakataon habang inaaral ko ang verses ito, ay nabasa ko sa verse 15 ang sabi, "What then shall we say because we are not under the law, but under grace?" Certainly na, simula na natagpuan ko ang verse 8 ay nagkaroon ako ng katanungan sa aking panginoon. Noong nagkaroon kami ng pagpupulong ng mga pasto, naglakas loob ako na itanong ang bagay na ito. Kailangan pa ba natin sundin ang 10 puntos? Pagkatapos ng aming pag-uusap, ay lalo tuloy akong naguluhan dahil sa Sabat, sapagkat ang Sabat ay bago lamang ito sa akin. Kaya doon ko sinimula na pag-aralan ang Sabat at gamit ang Google at nanonood ako sa YouTube tungkol sa turo ng Sabat at napanood ko ito sa Amazing Facts. Doon, pinaliwanag na ang Sabat ginawa para sa isang kapundin ng tao. Kagaya ng nakasaad sa Mark 2, verse 27, at doon ko natutunan na napakadaming blessing kung ikaw ay mag-ikip ng Sabat. Pagkatapos kong nalaman ito, ay lalo ako mag-ikip. Sapagkat hindi ko alam ang aking gagawin dahil alam ko na kung susundin ko ang Sabat, ay mawawala ako sa ministry. Pagkatapos ng aking tahintin na pananalangin, ako ay nagdesisyon na tayuan ang katotohanan. Ay umalis sa ministry. Dahil sa pag-alis ko sa ministry, hindi lamang ministry ang nawala sa akin, kundi ang aking matalik na kaibigan na manager sa aking business. Sapagkat nung nalaman niya na umalis ako sa aking born again church, ay nag-resign na rin siya kasama ang mga tao at technician ko dahil sila din ay kasama ko sa born again church. Bumagsak ang aking sales sa shop. Ang pagkalugi sa negosyo ay hindi ganun kasakit sa akin. Ngunit, nung naghiwalay kami ng aking mahal na girlfriend, dahil ayaw niya na umalis ako sa church, ngunit umalis pa rin ako, ay doon umuho ang aking mundo. Napatanong ako, Panginoon, ganito ba ang resulta sa pagsunod ng katotohanan? Malapit na rin akong sumunod noon. Ngunit,
sa tuwing ako ay nagbabasa ng Biblia, ay nagkakaroon ako ng pag-asa. Sa bawat araw, ay nag-aaral ako ng Biblia at nanonood sa YouTube and Amazing Facts. At doon, natagpuan ko ang salita sa Revelation 14, verse 12. He is the patience of the saints. He knows who keep the commandment of God and faith of Jesus. Isang araw habang ako ay nakatao sa shop, isang customer na foreigner ang nagpagawa ng kanyang laptop. Ngunit sa kabilang banda ay nakuha niya ang aking attention dahil siya ay isang foreigner at namamahalan siya sa presyo na pagpapagawa ng kanyang laptop sapagkat ang presyo na binigay ko sa kanya ang pinakamababang presyo sa lahat. Ang kanyang dahilan daw ay dahil isa lamang siyang estudyante sa IAS at nakukuha ng Master of Arts in Religion. Nung marinig ko ang kanyang kurso, ako ay nagka-interes at sabi ko sa kanya, ibibigay ko lahat ng kanyang kailangan para maayos ang laptop. Basta sagutin niya lang ang aking mga katanungan tungkol sa religion. Niyaya ko siya sa tabi at nagtanong ako kung kailangan pa bang sundin ang 10 puntos. Sinagot niya ako ng isang tanong at sabi niya, bago mo sagutin yan, gusto muna kitang tanungin, ano ang kahulugan ng kasalanan? Ang kasalanan ay mula kay Eva, sabi ko, at kay Adan, dahil hindi nila sinunod ang utos ng Diyos. Ang sabi niya, tama ka, dahil in 1 John 3 verse 4, ang kasalanan ay ang paglabag sa kautosan ng Diyos. At pinabasa niya sa akin ang aklat ng Isaiah 8:20 at ang sabi doon, to the law and the testimony, if they don't speak according to this word, because there is no light in them. Sa mga Bible verse na ito ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Sa napaka-ibig pag-uusap namin, ay tinanong ko agad siya kung ano ang kanyang religion. At doon niya pinakilala sa atin ni Gandhi ang Seventh-day Adventist Church. At sa aking pagsimba ay nagpa-schedule ako na magpubaptize. At pagkatapos ng 1 month ng ating baptism ay nagtungo ako sa Mountain View College upang mag-aral ng theology sa tulong ni Pastor Pacifico Wakay, Samuel Antonio at Gandhi sa Diwara. Sa pagsasalisip ko at natagpuan ko ang katotohanan, ngayon, ako ay masaya na naglilingkod sa mga kapatid at higit sa lahat sa ating mahal na Diyos. Amen. That was from Northeast Luzon, Mission. For our next entry, this is from South Central Luzon Conference. Coming from Tupok, Sampaloc, San Andres, Quezon. Let's watch. Naranasan mo na bang patungo ng sunod-sunod na problema? Tinanong mo na ba ang iyong sarili kung bakit patuloy kang sinusubok? O di kaya may pagkakataon bang sa tingin mo'y binibigyan ka na ng mga senyalas upang ikaw ay magbago? Kung ang nais mo ay ang kasagutan, samahan mo ako at tunghayan natin ang naging karanasan ng Pamilya Flores. Ang pangalan ko ay Padrito Flores. Ako po ay 67 years old. Ako po ay hindi naman nakalintik sa nasisita ng Galiti. Nagpano ako, nagpalitrina ng Pamilya Flores. Eh, isinimbang ko doon sa aking namulat ng religion na Protestante ay malayo ang agwan sa katotohanan. Eh, ngayon ay binalikan, pinag-aralan ko talaga ng Bible alun ng isang taon. Eh, ngayon ay malamang ko dito ang Seventh-day Adventist na wala man akong nabasa talaga sa Bible na ang unang araw ng linggo walang mabasa nga siya po ang huli ng bayi, magtamba.
Ako po si Shirley Arginius Flores. Tapos, ako po, ang edad ko po ay 65 years old na. Tapos, nakatira po ako sa Sampaloc, Sitio Sampaloc, San Andres, Quezon. Ako po yung lunar dentist. Tapos, nagkaasawa ako. Ilang taon kami naglingkod sa Panginoon. Tapos, medyo nadala lang kasi hindi madulas kasi ang sa libutan. Yung mga anak namin, nawala din naman kami, nawala sa pananampalataya, nawala din sila, sumunod sila sa amin. Kumain kami ng almusala, tapos siya umalis, kasi sa manukan, pakain sa kanyang mga manok. Tapos kami lang tatlo, yung apo ko, dalawa, tapos ako. Tapos yung apo ko rin, may pamilya na nagpunta din doon, parang naman siya din lang sa doon, sa may area doon, eh nagpunto yung bata. Sumiklab yung ano. Yan po, totoo talaga yung kwento ko. Sumiklab. Tapos yun, parang may pumapag-inim. Ito yung anak ko, panganay na kuryente siya. Ako po si Francisco Herial, 51 years old. Sa Sampaloc, San Andres Quezon. Ako na nalikot po na itong adlaw. Bago pagkatapos ko pa ligo, ay bago pumasok ng bahay, ano ay nakakita ko yung mayroon po nakahapon sa kurente. Bago pagkatapos ko pa ligo, pinuntahan ko yung manok ko na nakadali. Ay pag ano ko sa manok, pag hawak ko sa manok, na punta yung kamay ko sa kurente. May hindi nga niya, nakaano ako ay naka-iyaw pa kaya naka-iyaw. Ay yung misis ko na, narinig ako ng misis ko na may ano may iyaw. Na nakita niya ako sigurente nakabitin. Bago pag ano, sabi nung anak kong, asawa ng anak kong panganay, ay may hindi pa pa magsimba na kita lahat. Yun, parang ano na siguro ng Panginoon na magsimpa na kami lahat at matagal na kami nakapahingayin. So, wibis na nga rin yung araw ng wibis po. Itong asawa ng apo na ng panganay, asawa ni Christian, niyari na itong panunuhan namin na kulitin siya. Wala na talaga nga. Tapos, iyak siya. Sabi ko naman, la, ano kaya itong pangyayari natin na? Pero ako nagsimba na lang, sila hindi pa. Inagit niya siya mismo. Pero alam mo, Katuloy ko yan. Siya talaga ako sabi, la, magsimba na rin kami na. Sasama na kami sa iyo. Sabi ko ganun. Ako po si Mimi Rian, 31 years old, taga San Andres Quezon. Para sa akin, kasi yung nangyari nga kay Papa. Saan ko nag-iyakan eh? Dati, ayaw ko magsimba. Tapos, parang ano ba sa akin, dibdib na. Parang inano ko ng juice na kailangan ko na magsimba. Kaya sabi ko, masisimba na ako. Kaya yun, sabi ako sa kanila, masisimba na kami. Ang hirap kasi yung mga karanasan namin na daming mga experience kung baga na ano, na nangyari. Simula nung nasunog si Lula. Tapos pagkasunod yung kung araw, ganun ding araw, Webis. Pagka isang tingin ni Lula, simula nung nasunog. Pagka Webis naman si Papa naman ako rin din. Kaya parang may umasok talaga sa isipin. Parang ginano na kami ng Panginoon. Sabi, parang ginagawa na kami ng mga raso para bumalik sa Kanya. Yung pagsimba ko, pagbalik ko sa simbahan, nakita sa mga anak ko at unang-una, ang lahat ng mga apo, ang sabi ni nila, Lord, siguro oras na rin ni Papa na magbalik din Papa.
dahil kung pabalik, lahat kami, kami pabalik. Masaya na ako ngayon. Masaya na ako. Kasi kahit mahirap lang kami, kahit yun ang importante kong naalaman yung mga anak ko, nagsimula lang kami lahat. Tapos sila, mga ano na sila, kumbaga mga masisigla na. Si Christian, maraming yung pagbabago sa buhay na kasi baka may disimba. Para bang ginalins ko din yung Diyos na sinabi ko sa kanya na nananana sa kanya ko. Hindi na kami nagsisimba. Sinabi ko sa kanya na kung talagang anak mo mo, pinawag mo ko bilang anak. Ganyan yun ako ng baguhin mo yung buhay ko, ganyan mo matinungan ang buhay. And simpan na kami. Wala ko kami sa bundok. Kaya pag naman yung tindahan lang, nagkaroon na kami ng mga anak buhay. Hindi na ako bumalik sa atin ang mga anak buhay. Yung isa sa amin yung bago sa amin. Tapos, nung nagsimpan na kami, nawala na yung mga misyo-misyo. Dati ay sa sigarilyo ako. Ngayon, wala na. Dati nag-aawit kami na matagal kami nag-inikan ilang araw. Ngayon, tama iba na. Tapos, yung dati namin kinakain, yan na namin nakakain na bawal. Simulang magbabawis mo ko pa. Ay, nagpasalamat ako sa Panginoon at lahat na mga ano ko, mga anak, kasama ko na sa pagsimba. Unang-una, nagpasalamat ako na pangyari yung dating agaling ako sa manukan, pagbabaksis, pagpingin ko sa bahay ko. Wala na, tumog lang. Tupok na. Eh, maraming mga tao. Kung hindi ako napigilan siguro, patay na po kung oras na yun. At tumakbo ako papuntang kapoy. O yun, napasalamat ako sa Panginoon na Panginoon. Ito na, nagpasalamat ako sa iyo na walang nadisgrasya kahit ako po, kahit asawa ko, kahit ako. Yun, yung pagkatapos na sumong, yung mga ako namin, ganito pumunta doon, bumalik doon sa area na yun, sila ang nag-ano ng mga bubong doon, tapos nakuha yung Bible na nakapasok doon sa ako. Walang gasgas kahit isa. Kaya, doon, tumibay lalo yung pananampalataya ko. Tumibay, kasama ng mga anak namin, sila nagbalik na lahat doon sa pagsimba namin sa anak. Dahil, yun nga ang nangyari kaya maraming mga pagsubok ang nadaanan namin. Pero, inaya kasi, ang Panginoon na andito pa kami mga mabaglagar. Tapos siguro, alam mo Panginoon na kami, mga anak niya, kaya kami binigyan ng mga pagsubok na sobra-sobra. Kaya, kami ngayon, malingay na ako. Magkasunod na pagsubok man ang kanilang naranasan. Inili pa rin ng pamilya Flores na dinggin at tinig ng Panginoon at ngayon sila ay aktibong sumasamba sa Kanya. Amen. That was from South Central Luzon Conference. For our next entry, this is from Adventist World Radio Manila. Story of John Marr and Marilyn Torrente. Sobrang laking pagbabago. Una yung korelasyon sa Panginoon ay lumawak. Lumawak ang pala namin tungkol sa salita ng Diyos. O lumasabing, nagkaroon po ng liwanag na higit na mas malalaga ng mga bagay na may eternal value na yung mga ibigay niya at patuloy na yung sa ating Thank you.
school, iyaya po ako ni Mama. Clueless po ako ano ba sasabihin si Mama sa akin sa daycare. Sapagkat si Mama po ay tuturo sa daycare. Meron pong grupo na nag-lead ng isang pag-aaral at pinamutan po nila ako ng isang intro. Pag-aaral po ng ikaklat na ito ay Voice of Prophecy in English program. Para po lesson na inaatay na mas tumalaw at mas tumalali yung knowledge namin sa salita ng Panginoon sa Biblia. Ang pinaka na nag-tumatak po sa akin ay dumating kami sa tayo na ipinag-aaralan ng isang state of the dead. Kung ang mga patay ba ay nasa langit na, o ang mga patay ba ay nasa lupa lang, yun yung bagay for me, something na biblical, and yet, hindi na ituturo ng maayos. Nung dumating ko sa point na yun, wow, sabi ko, nasa katagay ko ng Christian, naniniwala kay Jesus bilang isang Katoliko, pero hindi ko alam yung mga bagay ito. And so, yung mga sumunod pong pag-aaral, mas na-excite po ako na basahin yung mga lesson sa DOP kasi habang tumatagal yung from lesson 1, lesson 2, lesson 3, lesson 4, mas lumalalim yung pag-aaral. So every lesson, trivial for me. Mayroon ako namin bago na tutunan. So mas lalo po akong na-excite at na-hook sa kung ano pa yung mga Bible truths na maaari kong mag-fulot from me. Bawat salita ng Diyos ay naging malawak ang dahil noong isang Katoliko kami ay sisimba lang, marako lang kami ay napakalaking pagbabago sa buhay namin dahil lumawak ang alam namin tungkol sa salita ng Diyos. Dumating kami sa lesson kung saan yung Diyos na isara. Sabi ko po sa sarili ko, kung ang Sabat ay parte ng sampung utos, or commandment, kung bakit ng mga Sabat, tanging ang Seventh-day Adventist congregation lang ang sumusunod nito ang Eucharist ay dumisloso. Sabi ko, ito na sa gumagawa ng kabuuan ng utos ng Panginoon. Kasi kung susunodin mo yung siya, pero meron ka na mag-isang bilisin yung sunod. Para saan pa yung ginagawa ng pagsunod? So I think for me, learning about the Sabbath rule, is my turning point. Nag-decide ako na this is it. Ito yung will ng Panginoon. I want to follow Jesus. I have to follow the emotions. Nag-decide na rin ako sa pag-uusipin na kasi sabi ko darating ang araw din na mapapasama ko sila. Pati yung asawa ko kasi noon ayaw ko pa sana dahil yung asawa ko ayaw niya talaga. Pero walang yung simple sa panalangin basta sa Panginoon. Kaya nangyari na po yun. God is bigger than your problems. Parang ganun na yung kanyang perspective kung tinanggap ko siya ito. So meron ko talaga na hindi mawawala yung mga challenges or yung ups and downs as in our life. Pero we have to remember na hindi na tayo yung umaharap sa mga problema natin. It is God fighting for us. Yung adjustments ng pagiging Catholic sa pagiging at this time yung hindi madali. Pero somehow, ginawang madali ng Panginoon. Nabalbase kami through Voice of Prophecy Explorer through that thing book na hindi natin ini-expect na sa mga panginang malamit ay magbabago ang ating buhay. Yung pong damot ito ng Western Bible Panginoon ay hindi kilala sa Seventh-day Adventist. Ngayon po ay meron ng isang organized Seventh-day Adventist Church kung saan ang mga miyembro ay puro mga converted into Seventh-day Adventist Church. Ako po ngayon ay away leader ng Adventist Iglesia sa Marangulo. At si Mama naman po ay Children's Ministry. Siya po ay head ng Children's Ministry Department. At sa darating ng Sabado, kami po ay mag-role na rin ng aming sariling Voice of Prophecy Explorer Lesson. Kung paano kami ay ginagawa ng POP Explorers, kami rin po ay nagiging kasangkapan upang malagi pa ang taong katulad namin ang mabago through the pages of POP Explorers. Salamat sa Panginoon sa Panginoon.
dapat patuloy niyang binabago ang aming buhay. Salamat din, of course, sa aking po naging teachers, sa pamilya po ni Doktora Garcia at ni Junior Garcia, kung paan sila nagpapagamit sa Panginoon. At ganun din yung hangarin namin para sa aming pamilya na gamitin kami ng Panginoon. Our next video is coming from the Southern Luzon Mission, the story of Mamento Martela. Isang napakagandang araw po sa lahat ng ating mga kaibigan. Ngayong pong araw na ito, nais po nating dalhin ang kasaysayan ng pananampalataya na ni Mr. and Mrs. Mamento Martela. Sila po ay nakatira dito sa Tumapukan po, Pilar, Sorsogon. At sila po ay kabilang lang sa ating pananampalataya bilang Adventista. At nais po nating tanungin sila sa kasaysayan po ng kanilang journey, ng kanilang po pananampalataya. Tatay Mamento, ano po ang dati ninyong pagtubod? Ano po ang dati ninyong pananampalataya bago po kayo naging Adventista? Noong mga unang panahon, kami po ay sira ng Katoliko dahil ang tatay ko po ay isang kantor, ang nanay ko po isang ordinarya. At noong pagkatapos noon, nakasanib kami sa born again Christian na yung sinasabi na Trinitarian. Ang pagkatapos noon, nag-backslide kami dahil hindi ko masyado na intindihan yung pananampalataya niya. At noon, meron kami isang transistor na kung dinigan gabi-gabi, tuwing alas 6 ng alas 7 ng gabi, si Pastor nagsasalita doon. Kaya ako ko na naging gusto ako yung mga pinagsasabi na sa Bible dahil totoo ang sinasabi nila. Kumbaga, walang tiyatakot sila sa katuhanan. So, ang ibig sabihin po ay napaabutan po kayo ng Ebanghelyo sa pamamagitan po ng inyong pakikinig na radyo. Na doon po sa narinig ninyo sa isang pastor na nangangarap, ang lahat po ng itinuturo ay mula sa banal na kasulatan. Okay. Tatay, paano po kayo nabinyagan? Ano po ang nag-udyok sa inyo para tanggapin niyo ang katotohanan, tanggapin si Kristo bilang personal na tagapagligtas? Ang una-una, dahil lang ang aking anak na si Marbet, yung binata, gabi-gabi nung meron po siya sa barangay, lagi siyang dumadalo at inangyayari naman kami na magdaguri. Katapos, tatlong gabi na ako nakadali dahil ang ating asawa ay nagkasakit. Nung pagkatapos noon, meron magpasabi ng pagbinyag. Hindi ako kanatwa sa pagpabinyag dahil nasa ospital siya. Yung aking anak na lang ngayon, nag-send na magpabinyag. Sabi ko, saan susunod nila? Kaya nung mga kuwan, magkuwan sa iyan ng Pilar, at nung napunta si Pastor Reza amin, tapos si Pastor Orbe, nandiyan siya sa bahay. Sabi sa amin, magpapabunyag din na ika-Ebrad. Kaya kung pwede, dahil matagal ko na niya sa pasamyon. Yun lang, nakapakuha ako, nakapabunyag na ako, nakapag-design na kami. Ilan pong membro sa isang pamilya po ang Adventista na po ngayon? Apat, Pastor. So, apat na po kayo. Ngayon, Tata, ano po ang pagkakaiba ng buhay ninyo ngayon na kayo Adventista na kumpara po noon? Noong muna-una, ako po, mayroon pang mga bisyo. At
ngayon wala na. Tapos noon, nagkakaya ko yung kanyang baboy, tapos magliguan, ngayon hindi ka. Dahil nasa libido ko sila na ang mga pagpapawal na doon. Tapos yung kuhan, inanap ko yung tunay na bukal ng tubig. Ako mga sa kuhan, si Kristo ang tunay na bukal. Di ako natagpuan ang tunay na pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, sa ngayon niya, sa pagkinig at pagkinig ng pusita ng Diyos. Tatay, ato po na mabinyagan kayo, may mga nangyayaring pagbabago sa inyong buhay. Ano pa po ang inyong ginawa? Nung mabinyagan kami, nangyayaring sa General Spirit na magpunta doon sa akong pinsa na ibahagi yung brand na salita. Kaya lang, mato na kuha na siya na punta na sa doon sa iyan ng ibang hirapyan. Nag-nagawa na natin kami. Katapos, yung otro linggo, nabinyag na siya. Oh, so nagsaksi kayo doon sa pisa ninyo at nagpabinyag din. Oh, napakabilis po. Ano? Napakaganda halimbawa na nung mabinyagan kayo, yung katotohanan na sabi niyo yung tubig ng buhay, mukha ng buhay, ibinahagi niyo po doon sa iba. Napakaganda po. May bunga na po agad ang inyong paglilingkod. Tatay, maganda po ang journey ng inyong pananampalataya. Tatay, nanay, ano po? Na nagkaroon kayo ng interest sa katotohanan una doon sa inyong pong pakikinig ng radyo sa mga salita ng ating Panginoon. Pagkatapos, nagkataon naman na may dumating dito na mga nagsishare ng Ebanghelyo at noong Kevin Harvest sa pangungunan ni Pastor Orbe sa tulong din po ng ating isip pastor, si Pastor Fernando ay narating po itong inyong lugar at noon po ninyo lalo naunawaan ang mabuting balita. So, minamahal na mga kapatid, minamahal na mga kaibigan, ito po ang kasaysayan, ang istorya ng buhay ng pamilya Marbella sa kanila pong pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at personal na tagapagligtas. Makapangyarihan po ang Diyos na ang iba-ibang ahensya ay kanyang ginagamit para ang mabuting balita ay ihatid dito sa sangbahayan ni Tatay Mamerto Marbella at ngayon po apat na membro ng kanilang pamilya ang nabinyagan. Praise the Lord, that was for the sounding resolve of Christian. Our last entry for tonight is coming from the 1,000 Missionaries Movement, story by Pastor Leopold Talibio. Something happened to me 21 years ago. Marijuana, ala, sigarilyo, barkada, sugal, at babae. Naranasan ko na noon, 21 years ago. But something happened to me na hindi ko makakalimutan. Noong 1999, nakilala ko si Brother Ramirez, isang member ng 1,000 Missionary. I was so inspired to listen to his teaching about the Word of God. Since then, parang naging anghel ang 1,000 Missionary sa aking buhay. Dahil sila ang nilindaan ng pagbago ng aking buhay. Yes, 21 years ago, I was totally lost in darkness. But because of the work of 1,000 Missionary Movement, I am living now in the light for 21 years. At higit sa lahat, God has given me things that I never expected to have. I can't believe na ang dating isa kadiliman ay ngayon isa ng Associate Director ng 1,000 Missionary Movement. Yes, it is true. God doesn't call the qualified. He qualifies the call. I am Pastor Leopold Balinjo, who was once living in darkness, but now working with the light givers, called 1,000 Missionary Movement. I'm calling out all the young people to join the work of changing people's lives. Join the 1,000 Missionary Movement now and experience the miracles and the blessings of God.
Those are all our conversion story videos. We'll be giving the time, we will be giving the judges the time to tally the score. While they're tallying the score, we are going to play the Jackson Claudio story, the one who won for the inspirational category last night. Masaya ako sa bagay na wala sila, naiyakot ko sila, nakakalito sila sa labas na sa sinusustan at wala sila na napakalang pera at hindi sila nagbibigay ka ng sampunin ko sa isang lalaki. So umabot sa kundang naubos sa ipot ko. Andiyan yung tumatayo ako sa church na nakakababae, ang make-up, tapos sinasabi ng mga kapatiran na hindi, dapat bumaba ka. Years ago, I met this group of medical missionaries who visited us in Kirinan province. Tapos nandun po sila na rin. Bininvite nila ako sa isang family. Mahabang yung mga patuloy. So nakabayin. Nakababayin talaga kay church na. Tapos naging kaibigan ko sila na bininvite nila ako sa community. I joined that community. And then, doon ko na, that's the turning point. God put me to realization na. Okay, yung mga bagay na ginagawa ko ng process is really good. So the Lord invited me to undergo the training ko. Yung transition, ang hirap na Lord kasi gusto ko mag-a-size ng bawa ko. Gusto ko iwanan ng hal, pag-gailan ko, magdamit na nasa akin. Tapos sa... Nagkapasalamat ako sa Pilipinas sa pamagitan ng mga medical missionaries na namin ko at through Light School sa Ilocos Norte. Yung po yung naging turning point na iniwan ko man yung mga bagay na napagdaanan ko dati, wala man naubos man ng pera ko. I am very grateful to God sa paggawa ko sa kanyang abukiran. Tayo po ay ginamit niya sa iba't ibang bansa, iba't ibang parte ng Pilipinas upang ipalaganap ang kanyang pabalita sa mga anak niya, lalo tingin sa mga anak na nakaranas ng mga pinagdadaanan ng mga noon. Sa mga may pinagdadaanan, sa mga karanasan ng mga, there's always hope. Continue to be home with Jesus Christ. Continue to live this way sapagkat nais ng Panginoon na maligtas ka sapagkat mahal ka niya. To declare the best conversion story video, may we call on stage Ma'am Mary Jane Zara. She will be joined by Kyle Lawrence Gandalera. Okay, we would like to congratulate everyone who participated and send their entries. Palakpakan po natin yung Biro gumawa ng conversion story, no? Mag-collect ng conversion story. But we praise God for all the stories that we just watched this evening. So, di lang pwedeng lahat po bigyan ng award. Kung ako lang po yan, si teacher ako, lahat di bigyan ko ng award. But sabi nila, yun lang top most. Pero, puro teacher po kami doon. So,
we have two winners for tonight. Okay. One coming from the Northeast Luzon Mission. And pwede po pumunta dito sa harap ang media team ng Northeast Luzon Mission. Palakpakan po natin sila habang umaakyat dito sa taas. Parang Ulit po mga kapatid, prize po ng ating mga top conversion stories. This is for them to create more conversion stories. This is a DJI Osmo Mobile SD gimbal OLED. Okay, and another one. AWR Manila. You request Master Carranza. Join us all. Kuya Leo and Kuya Andy. Okay. Pareho po sila naka-receive ng 91.75 points. Okay, congratulations! Once again, congratulations to everyone. Again, we were all blessed by those wonderful conversion stories. So, don't forget, those of you, if you just watched tonight, it's your time next time to submit your conversion stories so that we can show that to the world. Amen? All right, so, Sir Jessica. As we come to the end of our evening program, we would like to thank you. Maraming salamat po for coming and joining us tonight. Let's give everyone a round of applause. For our closing song, let us have our song leader and we will sing our theme song.